Ano-anong mga programa ang isusulong ng inyong administrasyon para masigurado na parating mapapangalagaan ang nutrisyon ng ating mga kababayan at may abot kayang halaga na pagkain, lalo na ang ating mga mahihirap? Ginoong Montemayor, 2 minutes. Maraming salamat po. For food security, i-develop natin ang agrikultura natin. We will go back to our core competence before. Alam niyo po, 40 years ago, number one tayo sa agriculture. It contributes 20 to 22% of our GDP. Now, napakasaklap ngayon. 5% lang ang ating farming, fisheries, and forestry combined. Sakit ng ulo talaga na pinabayaan ng 5 or 6 administration ang ating agrikultura. Naiwan na tayo ng naiwan ng Vietnam and Thailand. Alam niyo po, dapat maging agresibo na tayo, no? If I will, Lord willing, if I will become the President of the Republic, we will be aggressive to prepare the country in the future problems of food shortage. Tandaan natin, ha, we cannot forever rely on other countries kagaya ng rice natin, no? Yung tanggalin na natin yung rice tarification, no? Nagpapahirap sa ating mga magsasaka. We will be self-sufficient. Pangalawa, no, I would like to address the impact of climate change on food security. Alam niyo po, ang nagpapabagsak, no, yung mga drought, famine, typhoons, napakaraming mga disaster brought about by climate change. Now, tutukan nating mabuti yan, ha? At alam niyo, this is just a vicious cycle. Climate change impact on the environment, impact on or magkakaroon ng global warming, then there will be food shortage. This is just a vicious cycle. At kailangan nating i-emphasize to sa mga future generations. Senator Pacquiao. Kami pong salamat. Ang atin pong kailangan tutukan itong tinatawag nating PDC. Ano ba yung PDC? Hindi po ito post-dated check. Ano po ito? Production, distribution, and consumption. Kaya po nagkaroon tayo ng shortage pagdating po sa food security o ang mga basic commodities dito sa ating bansa dahil hindi po tayo nakatutok dyan sa production. Ang gusto natin, mag-import na mag-import para mas madali. Eh, pag nag-import tayo, mahirapan at pinapatay natin ang pangkabuhayan ng mga farmers natin. Hindi lamang farmers, pati yung mga fisher folks natin. Kaya sinasabi ko nga, nakakahiya kung import tayo ng import. Kasama po yan sa ini-explain ko yung 4 elements of GDP, yung pang-apat doon, yung net export. Pag sinabing net export, mas marami yung ini-export natin kaysa ini-import natin. Nag-i-import tayo because we have agreement to other country, but hindi talaga natin needs yung ini-import natin. Kumbaga, wala tayong pagkukulang. Kundi instead, mas malaki ang ating ini-export dahil sobra-sobra masagana ang ating ani. Pangalawa, pag ganun ang mangyayari, nakakatulong tayo, masagana ang buhay ng mga farmers, ating mga fisher folks, natutulungan pa natin. And grabe talaga yung ating gobyerno na unang-una ang pundo ng ating gobyerno, wala rin, walang budget. Puro walang budget ang ating gobyerno na, pero maraming nananakaw, bilyon-bilyon ang nananakaw na sa gobyerno. At pangalawa, binabaliwala natin yung mga farmers at mga fisher folks na sila ang malaking utang na loob natin dahil sila ang breadwinner. Kung hindi sa kanila, hindi tayo makakain ng 3 times a day. Yung kinakain natin 3 beses ang araw dahil po yan sa mga farmers. Kaya tanawin natin ang utang na loob yung mga kinakain natin sa mga farmers. Huwag natin magpa-import-import pa. Salamat po. Ginoong Mangundato. Food security. Kailangan po ito sa lahat. Pero kung titingnan mo yung naiprograma sa General Appropriation Act, yung agrikultura ay pang-8 lamang po sa prioridad ng gobyerno. Imbis na yun ang capital ng ating bansa na agrikultura, ay hindi natin maintindihan
na tayo ay nangangailangan ng pagkain, nangangailangan tayo ng isda, pero ginugusto pa na ng ating gobyerno, pamahalaan, na mag-angkat tayo sa ibang bansa. Kung titingnan natin ang ating dagat, ay ang laki po ng lawak ng dagat po natin. Bakit po tayo kinukulang? At yung lupain natin sa palay lamang, yung farming para sa farming sa palay, ay 4 million farmland ang ating bansa meron. Kung meron lang na prioridad ang ating gobyerno, dahil nakasandal po tayo sa pagkain, dapat po itong sa agrikultura ay gawing prioridad ng ating paglalagay ng pondo. Dahil po, tayo ay isang agrikultura na bansa na magiging yung ekonomiya natin ay lalakas kapag malakas ang ating industriya, agrikultura, magkakaroon tayo ng industriya, magkakaroon tayo ng mga programang magaganda ang ating pamahalaan. Dahil po hindi ito nakukuha sa sistemang ito, ay kailangan po magkaroon tayo ng bagong sistema na ito ang federalismo doon sa bayanihan constitution na binuo ni na C.J. Puno na at ang late Senator Pimentel po. Maraming salamat.